Okay guys, magandang gabi. Una sa lahat, napanood nyo na ba yung nangyari sa PNP Makati between isang foreigner na kung saan nakatira sa isang eksklusibong subdivision dyan sa Dasmariñas Village? Oo. Eh, alam nyo naman ang Dasmariñas Village ay baluarte ng mga ika nga, mga big time, di ba? Ng mga bilyonaryo, mga alta syudad. Oo. Hindi ba porke nasa alta syudad kaya eh, pwede mo nang murahin, pwede mo nang laitin ang ating kapulisan? Abay, hindi pwede yan. Nasa Pilipinas ka, matuto kang sumunod kung ano man ang batas na meron dito na iyong kinatapakan. Music muna tayo guys, para sa mga ating mga kapulisan. Kanta bay ni Robert Abilia. Mampulis ang buhay ko'y handa ibuwis kahit na anong mangyari, ako ay magsisilbi. Ako'y handang tumulong sa Evangelio, isang tawag mo lang agad Italiano! Dadamay sa iyo, kaibigan magtiwala. Unan mo nga yung cellphone kong itim. Ako'y nakahanda, di ka nag-iisa. Yung black na cellphone, ako yan ah. Si Mampulis, ang buhay ko'y handang ibuwis kahit na anong mangyari, ako ay magsisilbi. Aking bahala sa mga nagkalat na salot, lahat ay ating makakaya basta sa aking magtiwala ka. Sa mga kriminal, ako na ang bahala. Ako'y naghahanda, di ka nag-iisa. Ako si tinawagan ko ang PNP chief na si PNP chief Archie Gamboa. Tinanong natin kung ano ang reaksyon niya tungkol dito sa nangyari dyan sa Makati Dasmariñas Village, Makati, na kung saan halos hindi natin maarok eh. Tayo nandito tayo sa sariling bansa natin na kung saan pag ang isang kababayan na tayong mga kababayan natin na OFW na gagawin sa mga ibang bansa, sumusunod sa batas, di po ba? Kung anong alat yung tunay ng isang bansang pinunta ng mga kababayan natin, sumusunod tayo, ang mga kababayan natin. Pagkatapos ngayon, meron isang foreigner na dumayo sa ating bansa, eh, dahil nga mayaman, nakatira sa isang exclusive na subdivision, eh, ang tingin sa sarili, Diyos na. Oo. Ang tingin, akala niya eh, kaya niya nang
muramurahin ang mga kapulisan natin. Hindi pwede yon. Oo. Unang-una, ako man, naniniwala ako may mga siraulong pulis. Pero, mangilan-ilan lang yan eh. Mas marami pa rin ang mga pulis na totoong naglilingkod sa bayan eh. Na totoong talagang nagsiservisyo sa ating mga kababayan. Di po ba? Kagayan na lang, dito na lang ho sa Baguio City. Ipupusta ko po ang bayag ko. Oo. Ipupusta ko ang panghindi ko panlalalaki. Putres, ang mga pulis po dito sa Baguio City ho, disiplinado, magalang, maayos, matitino, hindi abusado. Hindi abusado mga pulis Baguio. Bagkos, sila pa ang tumutulong. Pag may mga turista dito na naliligaw, nagkakaroon ng problem, sila pa mismo. Ang sabi nga eh, sa isang kamatis, isang kaing, hindi na iiwasan na may mga bulok dyan. Pero yung mga bulok na yan, mangilan-ilan lang. Mangilan-ilan lang ang mga bulok na yan. Pero, sana naman guys, ngayong panahon ng quarantine, sumunod muna tayo, di ba? Sumunod tayo. Hindi naman masama yung mag-stay at home tayo, di po ba? Lalo na kung hindi naman importante yung gagawin natin sa labas. Di ba? Tapos ngayon, pag nasita ng pulis, galit na galit. Minsan, ang daming katwiran eh. Di ba? Ang daming katwiran ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino. Tapos kung sasabing ganito na si pulis, ganito na si ganyan. Isipin nyo guys, ang mga kapulisan natin, nagsiservisyo. Pagkatapos, nilalait lang. Di po ba? Tutusin, buti nga, ang naging pangulo natin, si Pangulong Duterte. Kung nagkataon, hindi tataas ang mga sweldo niyan. Si Pangulong Duterte lang nakapagpataas ng kanilang sahod. Di po ba? Dapat respeto din ho natin ang ating mga kapulisan. Kasi, kahit pa paano, tao din ho yan. Di po ba? Marunong magalit, nakakapagtimpe. Isipin ho natin, malayo sila sa kanilang mga pamilya. Na kung saan eh, gusto rin nilang makapiling ang kanilang mga anak, mga magulang, asawa, di po ba? Tapos, ito, hindi natin alam yung pandemic na to kung sino-sino na nagkandahawa, di po ba? Ang hirap kaya ng ganun. Para bang nagbubuwis-buway sila pagkatapos tayo naman mga pangkaraniwan na tao na hindi tayo marunong sumunod. Puro tayo reklamo, di ba? Sana pakitunguhan natin ang ating kapulisan. Sana sumunod tayo. Kasi kung may pagkakamali man ng PNP, kung mga ilan nilang mga kasamahan nila dyan, ilan lang ho yan? Di po ba? Ilan lang ho yan? Sana matuto tayong rumespeto. Respeto natin ang mga kapulisan natin. Kasi napakahirap po ng sitwasyon nila. Bilang mga frontliner, kahit na po hindi pulis, yung mga tanod, yung mga sundalo, yung mga nasa serbisyo, mga reserve, yung mga army, di po ba? Yung, lalo na po nasahanay ng reserve, wala pong sahod ang mga yan. Wala po silang budget. Pero, kita nyo guys, todo suporta sila sa administrasyon ni Pangulong Duterte para lang mabigyan tayo ng kaligtasan, mabigyan tayo ng maayos, di ba? Tapos, mangilan-ilan mga kababayan natin, ang kukulit ng mga putang ina nyo. Di ba? Sana, ilagay natin sa lugar. Kasi, hindi nga natin alam yung mga frontliner natin, kung kumakain ba sila sa ayos, maayos ba ang tulugan. Hindi nga natin alam kung meron nga bang ilan dyan, mga positive na, di ba? Tapos eh, kung ano yung ginagawa. Di ba? Sana, pakitunguhan natin. Respeto natin mga kapulisan. Kung sa tingin ninyo kay kayo binastos ng pulis, na hindi kayo ginawa ng hindi maganda at sila ang nanguna, kunan nyo ng video. Di ba? E reklamo nyo. May reklamuhan naman. May programa ang PNP. Yung rektat po na. Di ba? Rekta na mismo yan sa PNP chip. Di ba? Ang daming paraan ngayon para magreklamo. Hindi yung kunting kubot o ano ng mga pinagagawa. Di ba? Ito ang nakakasaklap eh. Tayo mga Pilipino. Di ba? Tapos isang dayuhan, isang banyaga na nakapangasawa lamang ng isang po, na isang Pilipina, eh parang akala niya may lisensya na siya na murahin ang mga kapulisan natin na sabihin niyang
kung ano-anong mga blue the belt. Ngayon, nasaan yung mga human right? Nasaan yung mga opposition? Bago natin pag-usapan yan, pakinggan muna natin kung ano ang napag-usapan namin ni PNP Chief Director General Archie Gamboa. Ipaparinig ko po sa inyo. Kasi, ang sabi ko, kung kakasuhan ba o ano, totally nag-text na po siya sa akin. Ang text niya sa akin, yes ninyo, tutuluyan namin yung grabe yung pambabastos niya sa police. Good PM. Ito po yung aktual na pag-uusap namin ni PNP Chief Archie Gamboa. Pakinggan niyo po. Hi sir, magandang gabi po. Hoy, good evening. Yes sir. Sir, grabe, napanood ko yung ano, halos di makain yung pinagkasabi ng foreigner. Oo nga eh. Pero actually, ano, reklamo din yun ng mga kapitbahay. At talagang kumpinyo sa kanya. Ang nakasaan nyo lang sir, tumawag yung opo. President mismo ng village. Opo. Kaya yung mismong tao, president ng village tumawag, kaya nag-react yung police. Tapos yun, parang lahat ng mga kapitbahay galit doon. Kaya siguro silang tumawag ng police. Opo. Tapos dinarap na yun pa yung pangalan ni Senator Manny Pacquiao. Oo, ngayon. Opo. Pero sir, kakasuhan niyo po ng PNP po yun? Oo, magkano'n. Ano yun? Dalawa, disobedience, saka ano ba yun, assault to a person in authority. Yes sir. Paano po yun sir? Samantalang aktual lang ulihin, bakit hindi pa po kinuha ng PNP po yun? May pananagutan po ba yung operatiba po doon? Hindi. Kung nakita mo parang hirap na hirap silang usasan eh. Yes sir eh. Yes sir. Opo. O tas pumasok sa bahay. Ayun. Pero actually, kung ano yun, pwedeng hot pursuit yun. Pero siguro napagod na yung puli. Okay. Pwede naman yung ano, pwede naman i-file din ang kaso yung diretso. Yes sir. Kasi pwede pa naman habudin yung sir eh. Ngayon yung sir, ang balita sir, nasa hospital daw yung foreigner. Ah, nasa hospital ba? Baka sir, tumakas naman po yun. Ay, hindi naman. Kasi actually, na-war na yung BID. Pati BID na-involved na eh. Ah, opo. Kasi, hindi ko lang alam kung anong basi. Kasi alam ko pagbasihan pagka undesirable, dapat nakapag-file ka na medyo mabigat na kaso. Depende talaga kung ano ang treaty. Pero sir, bago siya ipa-deport, dapat makulong muna siya rito sa bansa natin. Meron ganon. Pero usually, pag ang purpose ng deportation, isi-serve niya yung sentence doon sa kanila. Opo. Yes. Depende talaga sana stipulation ng, yes, ng ano, ng agreement with us. Saka pala sir, dito pala sa Baguio. Yes sir. Dito pala sa Baguio sir. Ang sisipag ng mga pulis namin dito sir. Thank you. Lalo na yung mayor namin, si Mayor Magalo. Oh, sobra. Aktibo. Kahit nga sabi, very close kami niyan. Opo. Very close kami ni Benji. Opo. Kasi nung na-assign niyan doon sa Butuan. Yes sir. Nung major siya. Yes. Very close kami niyan ni Benji. Opo. Sir, maraming salamat sir sa pagsagot sa tawag po sir. Oo, thank you rin. Thank you po. Okay, si PNP Chief Archie Gamboa po yan. Yung kausap natin. Siya po ang pinaka-head ng buong kapulisan ng ating pambansang PNP sa Pilipinas. Alam nyo, total narinig natin yung sinabi ni PNP Chief. Marami na palang reklamo dyan sa foreigner na yan. Ultimo, mga kapitbahay na talagang abusado yung foreigner. Siguro sa pagkakataon na to, ipa-deport na. At sabi ko nga kay PNP Chief kanina, sir, sana bago ipa-deport, ipakulong. Ipakulong muna nang maranasan niya ang kulungan ng bansa natin para mapagdusahan niya ang kawalanghian niya sa ating bansa. Kasi, kung nagawa niya yun sa mga naka-uniforming pulis na muram-murahin niya at laitlaitin niya na makapagsalita na hindi makain, eh putang ina, nakakahiya. Di ba? Hindi pwedeng matapos na doon. Unang-una ako visit ako doon sa pulis. Bakit? Bakit hindi inaresto? Bakit hinayaan? Di ba? Yun ang unang reaction ko no? Nakita ko ang video eh. Bakit inayaan na makakulagpos? Di ba? May point si PNP Chief eh. Yung sinabi niya na nahihirapan yung PNP. Maaaring isa lang yung pulis ang nandoon o dalawa. Di ba? Puro stanod na. Di ba? Ang mga nandoon sa kasama ng PNP na nagpapatrol doon. Siyempre, hindi naman alam nung na rumoronda sa Dasmariños Village na ganun yung foreigner kaya hindi nakapagsama ng tropa. Ngayon, siyempre malakas yun. Naguhulagpos yung ano at nasa loob ng mismong ano nila. Ngayon, ang point dito, dapat ipa-deport ang putang inang foreigner na yan. Oo. Nang makatikim. Diba? Para ba yung
pag naligo siya at nahulog ang sabon niya, yuyuko yan. At pasukan dapat siya ng mga preso nito. E buti nga itong kahoy na astrigo, tuli na eh. Oo, tuli. E baka nga yan, supot yan eh. Ang putang ina na yan eh. Oo, supot yan eh. Di ko lang masabi kanina kay PNP Chief, sana sir, pag makulong, text mo ako eh. Puntahan ko sa Makati, sampaling kong putang ina na yan eh. Diba? Siyempre, wag na. Diba? Nakakahiya eh. Diba? Ito na lang, kagaya sinabi ko kay PNP Chief, napakasipag ng mga police PNP personnel dito sa Baguio. Wala pa ako na experience, guys, na police na bastos, na hindi magalang dito sa Baguio. Ang laki po ng pinagkaiba ng police Maynila, ng Metro Manila at ng police namin dito sa Baguio. Bakit? Dahil under sa pamumuno yan eh. Kung sinong namumuno, matitino, matitino din. Kahit na may matinong namumuno, may bulok pa rin sa baba, di ba? Pero nagkataon, maayos ang mayor namin, dating PNP, general, PMA, alam, PMA graduate, kaya magalang at maayos. Kahit na yung kung anong pinatutupad dito, maayos na gagawa. Di ba? Sana, sana guys, kung ano ang pagsunod na dito, dito lang sa Baguio, kung anong respeto namin sa kapulisan dito at gaano rin sila karespeto, sana ganun din pong ibigay nyo. Kasi tandaan po natin, inaalay po ng bawat kapulisan, sundalo o operatiba ng NBI, CID, kung ano man, ng law enforcer. Lahat po sila nagsasakripisyo para sa ating bansa, para bigyan tayo ng magandang seguridad. Diba? Iganti man lang siguro natin sa kanila, salamat sir sa inyong pagtugon para protektahan tayo. Hindi yung babasusin natin, hindi yung anuhin natin, di ba? Huwag ganun. Putres, sa totoo sa'yo, napakahirap po maging pulis. Napakahirap. Kasi isa lang ang nagkakamali po dyan, ang tingin na ng ibang kababayan natin, lahat ng pulis ganun na. Hindi po ganun lahat ng pulis. Marami pong matitino na pulis. Kahit man ako, ako po, minsan inaaway din ako ng pulis, pero hindi ko po nila lahat. Ha? Hindi dahil nga, baka sabihin ng iba, hindi, nakakausap mo kasi ang PNP chief, ganito. Hindi ho ang point nun eh. Hindi po ang point nun. Baka sabihin ng iba dyan, eh kaya siguro maayos ang tingin sa'yo ng ibang kapulisan, yung ibang mga, ibang pulis niya sa Baguio, sa ganitong area, dahil nakakarekta ka sa PNP. Hindi po yan eh. Hindi po yan eh. Hindi ko rin po pinagyayabang yung nakakausap ko ang PNP chief. Ang point ko po dito, nagpapasalamat nga ako eh. Dahil kahit pangkaraniwan taon lang ako, isang vlogger lamang, kahit bastusin ang bunga nga ako, nakakausap natin ang PNP chief. At pag may problema, nirerekta ko mismo. Una, alam niyo gusto ko nirerekta muna yung mga problema ko sa pulis? Sa station commander. Pag hindi umaksyon ang station commander, hinihingi ko pang number sa PNP chief ng provincial director, regional director. Pag hindi umaksyon yung dalawang official na yan mula sa PD, RD, doon ako rerekta sa PNP chief. Kasi yun ang protocol eh. Bago makarating sa PNP chief, PD, city director, RD, hindi ka basta pwedeng lumundag ka nalang sa taas. Diba? Ang gawin po natin guys, bago tayo magreklamo, bago natin suwayin kung anong pinag-uutos, alam nyo kung anong the best? Yung sumunod tayo. At natitiyak ko po guys, yung pagsunod natin sa alituntunin ng mga frontliner natin, ng mga kapulisan, ng pamahalaan, ng LGU, mayor, kapitan o chairman, alam nyo kung anong bagay na maitutulong natin sa kanila? Hindi natin kailangan silang bigyan no, kung anong regalo. Isang bagay lang, masaya na po ang mga yan. Alam nyo kung ano? Yung pagsunod natin sa kanila. Yun ang kailangan natin. Sumunod tayo. Tigilan muna natin yung batikos kung ano nung ano. Sumunod muna po tayo. Sumunod tayo. Wala pong mawawala sa atin. Hindi tayo mamamatay kung tayo'y susunod. Bagkos, napapabuti pa po tayo. Mapapabuti pa tayo dahil sa pagsunod natin, naiiwasan ang pagkalat ng mga positive sa COVID. Di po ba? Sumunod muna tayo. At higit sa lahat, ipagdasal po natin ang ating bansa. Ipagdasal natin ang ating Pangulo,
ang ating mga opisyal, ang ating mga leader, ang ating mga kapulisan, mga doktor at mga frontliner. Ipagdasal natin. Kasi, kita nyo naman guys, ilan na ang nagkakandamatay ng mga doktor, nurse, di ba? Wala tayong tatakbuhan. Walang tutulong ho sa atin kung hindi natin ipagdadasal ang mga yan. Sumunod lang tayo. Tandaan natin guys, tayo rin po ang makikinabang sa bandang huli. Pag tayo is nakikinig at natitiyak ko po yung pinapagawa naman po ng pamalaan, ay hindi naman po masama. Mabuti naman po. At una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Senator Bongo sa ibinigay niyang mga relief goods na kung saan na ipamahagi na po natin dito sa Baguio City. At maraming salamat sa mga barangay chairman na nakausap natin para masundo tayo dito sa ating bodega na kung saan para ipamahagi. Muli, maraming salamat Senator Bongo, at maraming salamat din sa ating PNP chief Archie Gamboa. Kahit na paano, ilang seconds na kausap natin, ay nung tinawagan natin ay tumugon sa pagsagot. Mahal namin po kayo, kayong mga frontliner. Sana maging matatag kayo, ilayo kayo sa lahat ng mga kasakko, anuman sakit, bigyan kayo ng kalakasan dahil kayo ang nagbibigay sa amin ng kaligtasan. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Mabuhay po kayo. Lamahal namin kayo. Ako si Mama.